Ang atay ay isang mahalagang organ sa katawan na dapat ingatan. Dahil ang atay ay responsable sa pag-process ng nutrients mula sa ating bituka na kailangan ng ating katawan. Ang atay din ang responsable sa pag-ampat o pagpapatigil ng pagdurugo ng katawan. Isa din sa ginagawa ng atay ay tumutulong ito sa pagtunaw ng pagkain mula sa ating bituka. At ang panghuli, ang atay ay tumutulong upang depensahan ang ating katawan laban sa anumang virus o bakterya na maaaring pumasok sa katawan, katulad ng mga nakalalasong kemikal mula sa mga pagkain o sa mga gamot at alak na iniinom. Kapag napabayaan ang atay, ay maaari itong manghina, masira at pumalya sa paggana. Sa ganitong pagkakataon, mas madaling kapitan ng mga sakit ang atay at maaaring tuluyan na itong masira at mangailangan ng bago at masiglang atay sa pamamagitan ng liver transplant. Upang maiwasan ang sitwasyon na ito, kinakailangan ang pagiging maagap lalo na sa mga pagkaing kinakain. Narito ang mga pagkaing sinasabing mabuti para sa ating mga atay. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Bawang. Ang matapang at kilalang amoy ng bawang ay mayaman sa ilang mga kemikal gaya ng sulfur. Ang kemikal na ito ay makatutulong sa detoxification ng atay mula sa mga nakalalasong kemikal gaya ng mercury at mga substansya mula sa mga artificial na pampalasang dinaragdag sa pagkain. Repolyo. Ang gulay na repolyo at iba pang madahong gulay na kahalintulad nito, katulad ng lettuce, kale at broccoli, ay mayaman din sa sulfur. Nakatutulong din ang mga ito sa paglilinis ng atay mula sa mga nakasasamang kemikal at substansya, at pati na sa mga nakasisirang free radical. Mansanas. Ang mansanas ay mayaman sa pectin na nakatutulong naman sa paglilinis sa daluyan ng pagkain mula sa masasamang substansya at kemikal. Dahil dito, nababawasan ang trabahong ginagampanan ng atay at mas naiiwasan ang mabilis na pagkasira nito. Cauliflower. Gaya rin ng repolyo, ang cauliflower ay may taglay din na kemikal at enzyme na nakatutulong sa mabilis at epektibong proseso ng detoxification ng atay. Mas madaling naaalis ang nakasasamang carcinogen at free radicals na nagpapababa naman sa posibilidad ng pagkakasakit ng cancer. Turmeric o luyang dilaw. Ang kemikal na curcumin na nakukuha sa luyang dilaw ay nakatutulong sa paghilom ng nasirang bahagi ng atay. Bukod pa ito sa suportang binibigay nito sa proseso ng detoxification ng atay. Avocado. Ang mga sustansyang siksik sa laman ng avocado, gaya ng oleic acid, ay mabuti para sa atay. Ngunit bukod pa dito, sinasabing taglay din ng laman ng bunga ng avocado ang kemikal na glutathione na mahalaga rin sa proseso ng detoxification ng atay. Toge. Ang mga toge, pati na ang mga buto at mga mani, ay mayaman sa mga mahalagang enzyme na aktibong tumutulong sa mas maayos na proseso ng paglilinis sa atay. Carrots. Ang carrots ay nagtataglay ng mga flavonoids at beta-carotene na mahalaga sa kabuuang paggana o pagproseso ng atay. Green tea. Ang inuming green tea ay mayaman sa mga sustansyang mahalaga sa maayos na paggana ng atay gaya ng sustansyang catechins. Olive oil. Ang mga nakabubuting mantika mula sa mga halaman gaya ng olive oil, hemp oil at flaxseed oil ay nakatutulong din sa paglilinis ng atay. Maaaring sumama sa mga langis na ito ang ilang nakalalasong kemikal at substansya na nasala ng atay. Ang mga pagkaing ito ay ilan lamang sa mga pagkaing makatutulong para malinis at gumana ng maayos ang ating mga atay. Kaya ay nare-rekomenda na magkonsumo ng mga ganitong mga pagkain para maiwasan ang pagkakasakit at pagkasira ng ating mga atay.
Muli po, ito po si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po.